Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, sa ngayon pa pala, may ginagawa ko dito guys na Chevrolet Trailblazer. Chevrolet Trailblazer 2006 model. Straight 6 po yung engine nito guys, gasoline engine. So Trailblazer, madungis po itong mga sakyan nito ngayon guys, gawa nung nag-uulan. So sana so, pala guys. Ang pinaka issue nitong sakyan ito, nagtataas pa ba po yung RPM. Hindi po stable guys yung RPM nito guys pag naandar. So pagka ang RPM po guys sa may problema o nagtataas pa ba, marami po guys na pwedeng tingnan dyan na problema. Pwede pong may problema yung throttle body or missing out sa intake manifold or mga vacuum hoses papunta sa intake. At nagmamalfunction na VBT system. So, marami po guys sa pwedeng i-check pagka nagtataas ba yung RPM. So, sa ngayon guys, ang una pong gawin dito, kung mapansin niyo po ito, yan. Binaklas po guys itong VBT solenoid. So, yan. Barado po guys ng oil sludge itong strainer ng VBT solenoid. So, ang function na ito guys na ito, bibitisin na ito guys, tumutulong ito sa tamang flow ng langis papunta sa intake or BBT camshaft sprocket, especially sa intake. So ito po kasi guys na sa kaya ito, isa lang po yung BBT solenoid nito guys. So ang ibang makina po guys, gumagamit ng dalawang BBT solenoid. Intake camshaft at exhaust camshaft, gumagamit po ng BBT camshaft sprocket. So ito po guys, ang meron pong BBT solenoid nito guys, exhaust side lang guys. So dito po ay nakatutok. Ayan. Dito po ay nakatutok guys sa banda na yan. So paano ko po tinanggal ito guys? Kailangan pong dismantle yung steering pump assembly. May tatlong tornilyo po yan. May tatlong tornilyo po yan guys na 13 eh. Yung steering pump na kailangan tanggalin para ito may labas. Kasi pagka hindi po tinanggal guys yung steering pump or hindi binaba ng konti, babangga itong BBT solenoid nito dito. Babangga ito dito. So, hindi mahuhugot ito guys. So, ganun po yung pagtanggal ng BBT solenoid nito guys. So, sa aking experience po guys, pag nagbara po ng sobrang maduming langis or makapal na oil sludge dito sa filter ng BBT solenoid, meaning guys yung langis, tamang volume ng langis ay hindi makakapunta dun sa BBT camshaft sprocket. So hindi makakapunta po sa tamang oras. Once na hindi po makapunta guys yung tamang volume ng langis sa BBT camshaft sprocket,
But since yung BBT kami sa sprocket, guys, dinisenyo nyo po para maging accurate yung bulb timing. So once nakulang po yung volume ng oil sa loob ng BBT kami sa sprocket, dahil barado ng oil cells dito, so possibly po, guys, na malaki maging epekto niya sa andar ng makina. Posibleng mahinang bumatak or magtataas ba yung RPM. Kasi parang ang tendency niyan, guys, pagkakulang ng volume dito sa ng lagis dito sa ano, sa BBT cam sprocket. So, ang tendency niyan na hindi accurate yung timing. So, posibleng mag-cause ng ano, humming, mag-humming yung engine or magtataas ba yung RPM. So, sa aking experience, guys, hindi ko lang po na video yung mga una na ginawa ko ng aking sasakyan. So, nagawa ko na po, guys, yung ano, yung trouble na nagtataas ba yung RPM. Ang una pong ginawa ay nilinisan ko po muna may gito. Kung may budget po ang may-ari, guys, pwede pong palitan ito. Pero nilinisan lang po ito, guys, dahan-dahan lang po yung paglinis para hindi masira yung strainer ng BBT solenoid. Kasi napakalagang bagay po, guys, na nung strainer na yan para yung mga dumi galing sa ilalim ay hindi makapasok dun sa BBT cam shaft sprocket. So pag nakapasok yan, guys, sa loob niyan, mas lalong magkakaroon ng problema. So sa ngayon, guys, ang una ko nga pong gagawin ay dilinisan ko po itong BBT cam shaft solenoid. Yan, BBT cam shaft solenoid. At linisan ko po yung throttle body. At syempre po, check ko po yung mga vacuum hoses o setting manifold gasket kung walang leak. So, tulad nga po, guys, nung nabangit ko, marami na po akong na-encounter ganyan trouble. Ang ginawa ko po ay nilinisan lang yung BBT solenoid, yung throttle body, at pipe ng langis tsaka filter. So nagiging okay naman po yung resulta, guys. So hindi na po basta-basta naisira yung throttle body niyan, guys. Ayan. Kaya napakahalaga po, guys, nung ano, nung pagpapait ng engine oil at magandang lasing engine oil sa tamang kilometer specs. So kaya po, guys, nagkakaroon ito ng oil sludge. Sigurado po ako, guys, hindi ito nagpapait ng langis sa tamang kilometer specs or every 5,000 or every 10,000, much better po, guys, every 5,000 pa lang. O, pag 4,000 pa lang yung tinatakbo sa ng kilometrahe, guys, so mas maganda po, pait na. At mas maganda po yung garantisado na ano, high quality na engine oil para hindi mag-create ng oil sludge basta sa loob ng makina. So, yan. Yun po muna yung gagawin ko dito, guys. Dinisan ko po maigi yung BBT solenoid. Papaitan ko ng langis at filter, linisin ko yung throttle body, check ng mga vacuum hoses. Yun, yun po muna yung gagawin ko nito, guys. So, sana po madala lang sa ganyan. Pero pagka hindi, i-check ko po yung throttle body niyan. So, may paraan na po, guys, at proseso para i-check yung throttle body kung may problema o wala. Kasi pagka may problema din po yung throttle body, guys, posible rin na yan ang pinaka-problema ng pagtataas sa baba RPM, ng pagtataas sa pagtataas at baba ng RPM pag umaandar. So, na-check naman po yan, guys. So, sa ngayon, guys, hanggang dito na po muna ang video at mag-update na lang po ito sa nang panibago pagka magigawa ko na po ito or kung ano po yung magiging resulta. After ko po malinisan lang BBT solenoid, checking ng mga vacuum hoses, intake manifold gasket, at pipe po ng engine oil at oil filter. So, sa akin po, guys, hanggang dito po ang video. Maraming salamat po. God bless.